Hi, my name is Adelina. So ngayon po gusto ko pong i-share sa inyo yung ating pag-aalaga ng Black Prince, lalong-lalo na po sa mga baguhan na nag-aalaga ng Black Prince. So step by step po, i-share ko sa inyo kung paano ko po buhayin yung ating Black Prince. So ito po yung ating collection na Black Prince. Yan. So yan po ay 3 months na sa atin. 3 months ko na po ang inaalagaan ng ating Black Prince. So yung isa po na yung dati kong, yung una kong Black Prince na nabuhay ay 6 months na. Mamaya po papakita ko sa inyo. So ito na muna yung ating papakita. So yan ang ating Black Prince na 3 months na. So ang una ko pong i-share sa inyo yung ating potting mix, soil mix o medium. Yan. Dalawa po ang aking ginagamit kasi parehas naman po silang effective. So yung una, 70% na pumice, pumice, labarak or ganun. Tapos 30% na lupa. So yung dalawang yun ang pinagmix ko. Ngayon naman, yung isa po, tatlo naman po, buhangin, pumice or pumice or labarak. Tapos buhangin at saka lupa. So yung tatlo pong yun, pare-parehas po ang dami. Equal po ang dami nila. So ako lang po yung nagmi-mix ng kanilang soil mix. Yan yung pagtataniman natin. Ngayon po, makikita ninyo na yung ating pots ay sobrang lalaki. Ayan. So malalaki rin po ang butas nila at saka marami. Dahil para maging fast drain ang kanilang soil kapag umulan po, dire-diretso. Kasi kailangan po fast drain yung ating pagtataniman para hindi po ma-stack yung water sa ating mga pots. Ayan, so ito pong pots na to ay matagal pong matuyo dahil nga malaki, kaya hindi na po halos ako nagdidilig. Yung ulan na lang po yung nagdidilig sa aking mga Black Prince at sa iba pang mga succulent. So sa inyo po, gawin po ninyo ng 3 times a week or 2 times a week ang pagdidilig, lalo na po kung ang pots nyo ay maliit lang. Katulad po nito, ganyan, maliit lang yung pots nyo. So pwede po nyo gawing 3 times a week o 2 times a week kasi po yung ating Black Prince ay hindi po katulad ng ibang mga succulent na ayaw ng tubig. Kasi yung iba po, kailangan nila ng once a week lang or twice a month lang didiligan. So ito, hindi po. Si Black Prince po ay kakaiba. So mas gusto po ni Black Prince ng water. Mamaya isishare ko po sa inyo kung paano ko nabuhay yung una nating Black Prince. Kaya tayo nag-collect ng maraming Black Prince o pinarami natin. So yan, meron na po tayong potting mix. May butas na yung ating pots at yung pagdidilig. Pero kailangan po natin ng direct sunlight. Yan po ang sinasuggest ko sa inyo. I-direct sunlight po ninyo yung inyong mga Black Prince. Wag po kayong matakot. Kasi kung gusto po ninyong mabuhay ang inyong Black Prince, ay i-direct sunlight po ninyo. Yan. Hindi po mabubuhay ang ating Black Prince kung ito po ay nasa shaded area at paiinitan lang po natin ng ilang oras sa umaga. Mapapansin ninyo kung ganun po yung ginagawa ninyo, lalaglag po yung kanilang mga leaves, manlalambot, unti-unti pong malalaglag hanggang sa mawala na po sila at mag-goodbye na po sa inyo ang inyong Black Prince. So wag po ninyong katakutan niya na ano, na ilalabas ninyo sa direct sunlight ang ating Black Prince. Alam nyo po, itong Black Prince na to, nabili ko po yan ng naka-poly bag. So itinanim ko po yan ng kasama yung lupa. Pero ito no, di naka-poly bag siya, dumating na dito sa akin nung binili ko. Ang ginawa ko po, pagkadating niyan, dito na po siya kaagad sa direct sunlight. So bago ko mailipat yan dyan na rain or shine na po siya dun sa poly bag. Ayan, makikita niyo na malaki na po siya. Huwag po kayong nervyusin o matakot na gawin yung ating ginagawa. Kasi po, mabubuhay po yung inyong Black Prince kung magda-direct sunlight ninyo yan. Ayan, kaya po sila nabuhay. Dahil dito po sila sa direct sunlight, kahit po marami nagsasabi sa akin na mali yung aking ginagawang pag-aalaga. Pero na-train po natin ang ating mga succulent dito sa rain or shine. Wala po tayong bubong. Ayan o. Oh.
naka-open po tayo. Kung makita po ninyo na may bubong dyan, ay may bubong, may kahoy, yan po yung pinagpapatungan ko ng mga transparent na bubong, yung parang yero pero plastic. Yan, yan yung nilalagay ko kapag ang ulan po natin ay tuloy-tuloy na, 24 hours umuulan, tapos 2 days nang umuulan, yun nilalagyan na po natin para hindi po sila malunod. Pero kung bagyo naman po, hindi ko sila nabububungan kasi nililipad po yung bubong. Kaya yung naranasan ng ating mga cactus and succulent dito ay may bagyo na, may ulan at saka init. So lahat po dinadanas nila. Nung bagyong Ulysses lang po, itinago ko sila kasi nabalita na sentro ang Metro Manila sa bagyo, kaya po tinago ko lang sila. Pero yung mga ibang bagyo, naranasan po ng ating mga Black Prince. So ayan, kung ang inyo po namang Black Prince ay laging nasa shaded area at nasa binibigyan lang po ninyo ng kunting oras ng painit, mga 5, 3, 4 o ganyan, kulang na kulang po yung inyong binibigay na init sa inyong Black Prince. Hindi po sapat sa kanila yon. Mas gusto po nila ng direct sunlight, at mapapansin ninyo na babagsak yung leaves ng inyong Black Prince kapag ganun yung ginawa ninyo, dahil sa kulang po yung araw na natatanggap nila, yung init na natatanggap nila. So kapag ang inyong Black Prince ay nasa shaded area, green ang kulay, hindi siya black. O may kunti lang black, ganun, hanggang sa maging green kapag nandun lang sa shaded area, at malamang po mamatay sila. So ngayon, ang ating Black Prince, kung kulay green o kukunti lang yung pagka-dark, may araw po kasi, ayan. Makikita po ninyo yung inyong Black Prince na magkakaroon po ng dot-dot umpisa. Dot-dot lang po muna umpisa, hindi po, kadalasan po ganun muna ang nangyayari, nagdadat-dat muna sila ng black bago tuluyang maging black. Huwag po kayo matakot kasi ganun po talaga yun. Akala ninyo na damage yung inyong leaves ng Black Prince, hindi po, ganun lang po talaga ang mangyayari sa kanila. Unti-unti po magiging black na sila. Makikita po ninyo yung ating Black Prince na meron pong tubig. Ayan, kasi nga po umulan kagabi. Ayan, nauulanan po sila. Hindi po sila bawal maulanan o mainitan. Mas gusto nga po nila yun. Ayan, makikita nyo kasi masinag na yung araw dahil sumisikat na po yung araw. Maaga tayo nag-vlog ngayon. So ayan, makikita ninyo na lumalaki na po sila at saka tumataas na. Ito po. Kapag umuulan po o hindi masyadong mainit, nag-fade po ang kulay ni Black Prince. Makikita ninyo dyan na parang nabubulok siya. Ito. Kasi po, halos umuulan ng pakunti-kunti, 2 araw na. Kaya po, nag-fade na yung color niya. Ayan o. Na parang kalawang ang kulay. So, nawawala na po kasi yung ibang kulay niya. Kaya po, nagiging ganyan. Pero, babalik din po siya kapag uminit na naman po uli ng tuloy-tuloy. So ayan, meron na tayo pong potting mix or medium, tapos may butas yung ating black, ating pots sa direct sunlight ang ating gawin. Ayun. So yun lang po ang tips ko sa inyo, na pag ginawa po ninyo yun, mabubuhay po yung ating Black Prince kapag direct sunlight natin. Huwag po yung kukunti lang yung araw, hindi po nila magugustuhan yun, kulang na kulang po. At saka guys, gustong gusto ko po silang paramihin kasi pwede natin siyang hawakan. Yan. Hawakan natin yung leaves niya, pwedeng-pwede po. Hindi po siya maselan dahil wala po siyang parina, na hindi katulad po ng iba nating mga succulent na hindi po natin sila pwedeng hawakan. So katulad po nitong ating ghost plant na hindi po natin sila pwedeng hawakan o i-touch. Yan. Bawal po silang i-touch. Kasi makikita nyo po yung nasa gitna, sa yung kulay puti, yan, yan po yung parina. Ayan, makikita po ninyo na may tubig yung ating ghost plant kasi nga po umulan. Ayan. So ganyan lang po yan, hindi ko na inaalis, pinapabayaan ko lang. Hindi naman po sila nagbabakat kasi sanay na po sila sa rain or shine. So ayan oh. Yan po yung parina na tinatawag na nasa ibabaw ng ating mga succulent. So pag hinawakan po natin yan,
o itinatch natin, magbabakat po yung ating fingerprint. Kaya hindi po gaganda yung ating mga succulent. Katulad po nitong nasa ito. Yan po, makita ninyo na kulay brown na kasi nawala na po yung parina niya dahil hinawakan po. Ayan. Kaya wag nating hawakan, hanggang tingin lang po tayo dito sa ating ghost plant at sa iba pa nating mga succulent na mayroong mga parina. So ayan. So yung ating black prince ay pwede nating hawakan. Ayan o. Dahil wala nga po siyang parina at maganda rin yung kulay niya pag black na po sila. So ayan, 3 months na sila sa akin guys. Kaya ito buo, malaking tingnan kasi hindi ko po sila binabawasan na para ipropa. Kasi nagpropa po tayo ng leaves nito para maparami natin. So ayan po sila. Mapakita natin. Ayan ang ating black prince. Makita nyo may tubig, naulanan po sila. Hindi po sila napapaano, wala po nangyayari sa kanila. Ayan. Ayan po sila. So, ito pare-parehas lang 3 months. Yung makikita nyo na maliit yung isa kasi kinunan ko na po yan ng pinang propa ko. Ayan, lumiliit po sila kapag kinukuna natin ng mga dahon para ipropa natin. Pero okay lang po yan kasi dadami rin naman po yung kanilang dahon uli. So, ito po yung iba. Yung nasa gitna po, makikita ninyo na tinubuan na po ng babies. Nandyan sa ibabaw din. Ito o. Nasa ibabaw din yung babies niya, hindi sa ilalim tumubo. Hindi ko po alam kung meron din siya sa ilalim kasi hindi ko po siya nasisilip. Tapos meron din po tayo diyang maliliit na tsaka may dahon po kayo makikita doon na tinubuan na po ng babies. So ayan po yung ating mga collection na black prince. Ayan o. Umpisa, nandito na po sila sa direct sunlight nang dumating sila sa akin. Tapos mayroon pa po tayo dito sa ibaba na black prince. So ito. Yan. Kasi mahilig po ako gumawa ng pots na malalaki. So ito pong ating black prince dito. Bala ko pong ilipat yan kasi nga hindi po masyadong naiinitan yung kabila. Kasi dalawa sila kabilaan. Doon mayroon po tayong black prince sa kabila. So pag naiinitan po itong isa doon naman sa kabila, hindi kasi nakatalikod. So balak nating ilipat 'yan. So ito, makikita niyo 'tong hindi masyadong black, 'yan kasi nga po minsan nakatalikod po siya. Lahat po ng ating mga succulent makikita ninyo o black prince na mayroon pong water sa gitna dahil nga po umulan kagabi, ayan o. So ngayon naman po sumisikat na yung araw, naiinitan naman sila ngayon. Yan. Bihitin natin kasi mayroon din po dito sa kabila. So ito naman po yung nandito sa kabila, medyo dark na po siya kasi ito yung nahahagip ng init kapag nakaharap. Tapos yung isa naman po hindi kasi nakatalikod. Makikita nyo dyan guys na marami na po siyang babies. So dito sa harap dalawa lang yung makikita natin. Ayan, medyo malaki na rin po yung isa. At saka dark na din po siya. Mapapansin niyo kung mapapansin niyo po. Teka, pakita ko ng ating maliwanag. So ayan. Ay, natatabingan. Yun. Makita niyo po na nagparang nasusunog yung dahon. Ayan, oh, kasi nga mas may dark tapos yung nag-iiba-iba talaga yung kulay niya, hindi siya nagkakasabay-sabay na maging black, may dot-dot pa siya. Makapansin nyo na ganyan, akala ninyo na masusunog na yung inyong black prince, hindi po. Ibig sabihin po pag ganyan, nag-fade sila or babalik sila sa pagka-black. Ayan o, unti-unti makikita nyo yung kulay niya maganda. Yan ang ating mga black prince na magandang alagaan at paramihin. At madali din lang po itong ipropa. Ayan, masisilip po ninyo na mayroon pa po dyang baby sa ilalim. Ayan o. So mabilis din po siyang mag-baby. At saka madami pa po dun sa may bandang kabila ang baby nito. So dalawa po yung ating black prince. Mayroon pa po dito sa tayo sa
isa. So dalawa po yung pinagtaniman natin dyan. Ito naman, hindi rin masyadong dark ang color niya kapag na lalagyan na nasi-shadean. So ayan po, makikita nyo to. Sample ito. Makita po ninyo may dot, hindi po siya dire-diretso yung kulay ng ano, ng pagka-black niya. May dot dito. Ayan, dot po siya. Ayan. Dot po yung kanyang pagka-black. So, yan kasi po, nag-fade siya kasi umulan nga kahapon at saka ngayon. O, hindi siya pure na black. Katapos, ngayon umuulan po, babalik na naman po uli sila sa pagkaka-dark. Unti-unti po magiging dark. Kasi ito, mayroong kahalong green. Ayan o. So, mapapansin po ninyo dito na mayroon na rin po siyang baby sa ilalim. Ayan o. At itong kabila ay pinagkukunan ko ng propa. At minsan o madalas, lagi ko pong nasasagi. Kaya naubos yung kanyang dahon. Dahil nandito lang po siya sa dinadaanan ko. Ayan. So, nakalbo na po itong ating isang black prince. Kasi nga po, lagi kong nasasagi kapag nadadaanan ko. So, ayan. Makita nyo tong isang ito. Ayan. Kulay brown o parang nasunog. So, hindi po yan nasunog kasi magbablock na po yan. Papunta na po siya sa pagiging black. Parang nagpupula-pula yung kulay niya bago siya maging black. So, ang gagawin natin dyan guys, aalisin na lang po natin yung malalaking dahon. Iiwan na lang natin sa gitna yung maliliit para pare-parehas po yung pagtubo nila. Kasi ililipat ko naman po ito ng ibang pot. So, ngayon po, mamaya tuturo ko sa inyo pala yung pagtanggal ng ating leaves para natin ipropa. Dito muna tayo sa una nating black prince na nabuhay. So 6 months na po ito. Ayan, dito tayo. Ito 6 months na po ito nung gumawa ako ng care tips. 6 months na po ang nakakalipas. Ayan. Patay ka lang po ha. Ayan, ito po yung una nating nabuhay na black prince. Dito po ako nag-start na mag-collect kasi nakita ko po nabuhay po ito. Yan yung una nating black prince na nag-survive. Kasi po ang ginawa ko dyan, ay yung unang-una po kasi nating black prince na inalagaan, namatay po. Kasi nung nagtanong po ako sa binilihan ko ng black prince kung paano po alagaan, syempre hindi pa po tayo marunong. Sinagtanong tayo, sabi ko, paano po ba sila alagaan o diligan? Sabi sa akin, kailangan daw po dry na po yung soil bago ko sila diligan. So ginawa ko po yun, dry ang soil bago ako magdilig. Pero namatay po yung aking black prince. So ang ginawa po ng lola nyo ay nagsarili po tayong pag-aalaga. So total naman, namatay naman yung black prince ko nung dinilig ko nung dry ang soil. So ngayon, itry natin na moist ang kanyang lupa. Tingnan natin kung mabubuhay. So ayan, nabuhay po yung ating black prince. So nakikita po ninyo na malaki yung ating pots. Malaki yung pagkakabilog. Ang ginawa ko po, kaya nabuhay ito, diniligan ko po ng bottomless itong pots na to na malaking ito. Nang talagang bottomless po, tumulo talaga sa ilalim yung tubig. Pagkatapos, na-estimate ko na po ng mga ilang araw, na-estimate ko na siya na malapit ng matuyo. Yung malapit lang po matuyo. Ginawa ko po, ini-sprayhan ko po araw-araw yung kanyang leaves. Pagkatapos, dinidiligan ko po yung gilid, yung lupa, yung gilid ng lupa na pakunti-kunti. Kunti lang po na mabasa lang po yung ibabaw. Hindi siya sobrang bababa doon. Kunti lang po eh. Basta mabasa nga lang po yung ibabaw. Ganun lang po yung pagdidilig ko. Tapos isprehan ko araw-araw yung kanyang dahon. Tapos nakita ko po na ilang araw na, ilang linggo na, hanggang inabot ng buwan na nabubuhay yung aking black prince. Kaya po ganun yung ginawa ko. So yung pag-aalaga ko nito po, nasa iba po yung aking garden. So yung garden ko nandun po sa dati kong garden. Kasi ngayon po nasa rooftop na tayo. Ngayon, hindi na po tayo nagdidilig kasi yung ulan na lang po yung nagdidilig dahil po
matagal pong matuyo yung ating pots kasi malalaki. Kahit po abuti ng linggo, moist pa rin po yung ating soil sa ilalim o hindi kaagad sila natutuyo, kaya hindi po tayo kaagad nagdidilig. Katulad ngayon, parang hindi na po talaga ako nagdidilig nito kasi madalas pong umulan at saka umiinit naman po. So napapabayaan ko na lang po ito dahil nga po yung kanilang lupa ay moist. Ayan, so yun nga po, marami pong nag-a-again sa akin sa pag-alaga ko na mali daw po yun na araw-araw kong dinidilig ito nung ini-vlog ko. Mali daw po yun na araw-araw kong dinidiligan, pero na-train ko po sila ng ganun, tapos ito araw-araw nga nadidiligan, pero hanggang ngayon po nabubuhay pa rin po siya. Malapit na siyang mag-isang taon. Kaya po maliit lang po siyang tingnan dahil marami po akong kinuhang mga leaves sa ilalim na ginawa ko. Ginawa po natin na pinatubo natin. Pinropa po natin yung mga leaves nila. Marami na tayong nakuha dyan. At meron na rin po mga babies sa ilalim. So ngayon nga po, yung ganun lang po yung ginawa ko kaya nabuhay ito. Kunting-kunti lang po yung tubig sa gilid at sa ibabaw at dilig lang po yung leaves niya. Tapos ito pa po yung isa. Ayan. So ito po kaya maliit, ganun din kawawa itong dalawa na to kasi lagi ko pong pinagkuhanan ng ipropa ko kasi ngayon marami naman na po, hindi ko na sila babawasan. Ayan. So ito po, nakuhanan ko na po ito ng malaking baby. Na inalis ko na po dyan. So ngayon, marami pong mga babies dito sa ilalim, nakapaikot yan dyan. Yan. So ganun po ang istorya nitong una nating Black Prince na hindi ko na po sinunod yung aking, yung sinabi sa akin ng seller. Kaya yan, nagsarili na po tayo ng pag-aalaga kaya nabuhay yung ating Black Prince. Ayan. Kaya sinishare ko din po sa inyo para mabuhay din po yung inyong Black Prince, lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng Black Prince. Ayan, so inuulit ko po ang pagdidilig ko po dito ay halos hindi na po ako nagdidilig dahil makikita ninyo na sobrang lalaki ng pots na ginawa ko. Kaya kahit ilang araw na siyang mainit, hindi po natutuyo yung ating soil sa ilalim. Kaya nananatili pong basa yung ating soil sa ilalim. Yan, nakita ninyo na gusto niya ng moist yung lupa niya. Ayan. Basta wag lang po ninyong lulunuri naman ng todo. Ayan. Makikita niyo po na maganda yung tubo nila, di ba? Oh. Ganyan lang po yung tips ko sa inyo. Ang kulang po sa Black Prince niyo po kung namamatay, talaga pong sunlight. Ayan, wag po kayong matakot. Kung na sa una po, nag-a-adjust po yan kapag inilabas ninyo, minsan may natatanggal pong leaves sa ilalim, alisin na lang po ninyo. Tutubo na, tutubo pa naman po yung dahon yan. Ayan, natural lang po yun na may natatanggal ang dahon sa ilalim ng ating mga succulent. So, ayan po, mayroon po kasing sinag ng araw na makikita ninyo dyan sa ating Black Prince. Ayan. O, diba po, magaganda po yung tubo. Kung hindi po ako nagkusa o nagsarili ng pag-aalaga, hindi ko po alam kung makakabuhay po ako ng Black Prince. Kaya yan. So, gandang-ganda po talaga ako sa aking mga Black Prince kasi po, pinadami ko talaga sila at saka marami po akong pinopropa. Mamaya po isi-share natin yung ating pinopropa para magawa din po ninyo, lalong-lalo na po sa mga bago pa lang na gustong mag-alaga ng ating mga Black Prince. O, ayan o, diba po? O, maganda naman po yung tubo niya, lalo na po ito na unang-una kong naging umpisa ng pag-aalaga ng Black Prince na aking nabuhay. Ayan o. So ngayon, yung ano naman po ang i-share ko sa inyo guys, yung pagpopropa natin ng mga leaves nito.
So dito na po tayo babawas ng mga dahon na dahon ng black prince para ipropa natin. So ganito po, kailangan po kukuha tayo ng ating ipopropa doon sa pinakailalim ng ating black prince katulad nito, dahil mas madami pa ito. So ngayon doon po sa pinakailalim tayo kukuha. Ayun, katulad niya nasa ilalim. Diyan tayo kukuha ng dahon para ipropa natin. Ayun. So dito na tayo kukuha, guys, sa isang ito dahil nakalbo na po siya. So ito yung nasa ilalim po. Ang gawin po natin, guys, left and right para po mabuo yung dulo ng ating black prince, kasi pag naputol po yan, hindi na po siya tutubo. So gawin natin dahan-dahan po, left and right. So left, ayan, left, right. So ganun lang po. So natanggal na natin siya. Ayan, makita po ninyo buo yung dulo. Ayan. Diyan po susulpot yung ututubo yung ating ugat ng black prince. So yan, kailangan po buo na ganyan yung ating leaves para tumubo sila, kasi po pag ganun to yan, pag naputol po yan kahit konti, nabawasan po yan dito, hindi na po siya mabubuhay. Yan, wala na pong pag-asang mabuhay yan kung matanggal po yung dulo, kasi dyan po lalabas yung ating ugat ng black prince. Nasa na, mayroon po ako ditong sample ng black prince na mayroon na pong tubo. Ayan, wait lang po ha. Ayan. So, ito po yung ating black prince na asan na ba? Ito po yung ating black prince na may tubo na po yung dulo niya ng uga. Ayan, yung dulo niya may ugat na po. Ayan o. Diyan po susulpot, kaya kailangan po hindi mapuputol yung ating black prince para tumubo nga po. Ayan, meron na po siyang konti na tumutubo. Ayan. Ngayon, guys, meron pa pala akong i-shout out ko na rin po pala si GB Baroga ng Santo Tomas, Pangasinan, Maria Teresa Makaraig, at si Matthew Fringy Ramos ng Nueva Ecija. Hello po sa inyong tatlo. Ayan, si GB Baroga, meron din po siyang vlog. Ayan. So punta po tayo doon sa sa ating pinropang mga leaves. Yan, para makita po ninyo, guys. Punta po tayo doon. So ayan. Dito po kasi nilalagay ko yan dito. Inilipat ko na po kasi dito dahil noon po inilalagay ko lang po sa ilalim ng papaya yung ating pinopropa. So, ayan po yung ating mga black prince na pinropa na. So, tumubo na po sila. Yan po ay nilalagay ko lang po sa ilalim ng puno ng papaya. Doon ko po sila pinatutubo. Pag natanggal po natin yung ating mga dahon ng black prince, yan, katulad nito, meron tayo dito. Ayan o. So, pinatubo na natin. Ay, yung bagong tanggal natin. Kung bagong tanggal po natin itong mga dahon ng black prince, bawal po silang mabasa kasi mabubulok po sila dahil press na press pa po yung dulo dahil tinanggal nga natin. So ang gagawin po natin bago natin ito ipropa, kailangan po yung ating soil ay dry po. Ilagay natin po ito sa ibabaw ng dry soil. Yan, kahit ano pong itsura ng pagkakalagay natin, kahit nakabaliktad yan, kahit patong-patong, tutubuan po yan ng ugat. Hayaan lang po ninyo, ilagay po ninyo sa bright shaded area. Kasi po itong sa akin, nilalagay ko sa ilalim ng puno ng papaya. So katulad ngayon, pag sumikat yung araw, naiinitan po sila doon. Tapos kapag umulan, nauulanan din po sila. Hindi po ako nagdidilig, kasi kapag nagdidilig po ako ng mga houseplant ay natatamaan po sila ng tubig kapag nag-i-spray ako. Kaya nadidiligan din po sila. Kung kayo naman po hindi ganun ang ginagawa, ang gawin na lang po ninyo kapag tumubo na po yung yung ugat, katulad nung ipinakita ko sa inyo kanina. Ayan. Ito, kapag tumubo na po yung ugat na ganito at mahaba na, pwede po ninyong takpan ng kunting lupa. Kung mahaba na, halimbawa nakapatong na ganyan,
Teka lang, wala. Dito tayo mag-sample. Ayan. Kung ganyan po, lumabas na po yung ugat. Ano? Ayan. Nakapatong na ganyan, lumabas na po yung ugat. Takpan po natin ng kunting lupa. Ayan, ayaw niya tumayo. Ayan. So, kung ganyan naman po kaikli, okay lang po yan. Kahit po nakaganyan nakalabas, nabubuhay pa rin po siya. So, kung mahaba na po, ay ayaw na yung tumayo, takpan po natin yung ugat ng kunting tubig, tapos isprehan po natin. Tapos kung makikita ninyo, before na mag-dry, isprehan din po natin uli ng tubig. Ayan. Tapos makikita po ninyo, tutubuan na po ng mga babies. Ayan. Ayan. Ito pong mga ano natin, pinatutubo, inilabas ko na po dito sa direct sunlight kasi nga po, malalaki na sila, pwedeng-pwede na. At saka doon naman po sa ilalim ng papaya, naiinitan po talaga sila. Ayan, mapapansin ninyo guys na sa bawat isang dahon ay tinutubuan po siya ng 3 o 4 na babies. Kaya mabilis pong magparami ng black prince kasi yun nga, kahit isang dahon lang, lalabas na yung 3 babies o 4, karamihan po. So madalang po ang iisang piraso lang na tutubo ang iisang babies. Kaya mabilis po nating maparami yung ating black prince. Nakikita po ninyo dito na nai-stress na po yung mga babies niya. At saka meron na rin pong malalaki. Ayan. So kaya po pinaparami ko talaga sila na kasi halos lahat po ng aking mga collection, pag meron po ako, gusto ko po sila talagang pinaparami. Ayan. So meron tayo dito yung malaking baby na. Ayan. So ito oh. Isang pirasong dahon lang po yan. Pero tingnan nyo po, 4 na babies na po yung lumabas. Ayan o. Ang bilis po nilang dumami at saka tumubo. Ito malaki na po siya o. Kaya pwede na natin itong ilagay sa malaking pots kapag lumaki-laki na po siya. Ayan. So ganyan lang po ang aking share sa inyo guys. Sana po mayroon po tayong naitulong kahit papano sa inyo. Ayan. Yan, kahit po konti, sana po natulungan ko po kayo, lalong-lalo na po sa mga bago pa lang na nag-aalaga ng black prince. So yan po, nakita nyo na ang ating black prince ay nabuhay dahil sa naka-direct sunlight po sila. Kaya wag po kayong matakot kung ilalabas po ninyo ang inyong black prince. Basta po, kung i-apply po ninyo yung aking isinishare sa inyo, ay baka mabuhay po. Oo, talagang mabubuhay po yan dahil po yung ating ginawa dito sa ating Black Prince ay ganun po yan. So, marami po salamat sa inyong panonood at sana po i-visit po ninyo ako sa aking Facebook page. Yan. Paki-like din po at saka kung bago po kayo sa aking channel at hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe naman po kayo at kung nagustuhan po ninyo, bigyan po ninyo ako ng like. Yan, marami po salamat sa inyong panonood. At ingat po tayong lahat. Bye-bye po! Silip mo muna tayo bago tayo magtapos.